ayun, what's up mga katogs? Welcome back to my YouTube channel again and again and again. So ayun guys, for today's video, hindi po tayo gagawa ng prank, hindi po tayo gagawa ng travel vlog, hindi po tayo gagawa ng challenge, which is matututo po kayo sa ituturo ko po. So guys, gagawa po tayo ngayon ng how to speak in Pangasinan. So ayan guys, ituturo ko po sa inyo yung lingwahe namin. Kasi taga Pangasinan po ako. So ayan guys, bago po ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So ayan guys, for today's video, gagawa nga po tayo ngayon ng ikatututo ninyo. Para hindi po kayo ibebenta. Kasi sabi nila, pag may mga pupunta daw dito sa Pangasinan, sabi po nila is, kayang-kaya daw namin silang ibenta kasi hindi daw nila naiintindihan yung sinasabi namin. So ngayon guys, matututo kayo kahit papaano sa ituturo ko po sa inyo. So ngayon guys, uumpisahan natin siya sa greetings. Kasi pag nag-greet ka talaga dito, yung mga ibang tao kasi sa Pangasinan, talagang mga talagang ninuno. Yung parang kumbaga, karaanang tao, ganun, gusto nila yung gine-greet sila lagi. Sa tuwing magtatanong ka, dapat gine-greet mo sila, ganun. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano sila mag-greet. So ngayon guys, ang gagawin po nila is yung parang kumbaga, i-greet mo sila ng magandang umaga or good morning. So sensya na guys, maingay mga bata. Good morning. So ang sasabihin po nila or magandang umaga, ang sasabihin nyo po is masantos ya kabuasan. So kahit papano guys, kahit ako, hindi ko masyado maintindihan yung mga lingwahe namin kasi masyado siyang malalalim. Yung iba kasi mga words ng mga ninuno namin is malalalim talaga. So, minsan parang nga siyang Latin. Ganun. So, kapag nag-greeting kayo ng isang matanda or ano, ang sasabihin sa kanya is, masantos ya kabuasan at si kayo bae. Which means, magandang umaga po sa inyo lola or grandma. Ganun. So, next, magandang tanghali. So, paano naman sasabihin yung magandang tanghali? Ganito yan, guys. So, magandang tanghali is sasabihin, masantos ya og tuod si kayo at si kuya. Ganun. So, at si is meaning to say ate. At si or ang at si kuya. Ganun. Parang sa kuya kasi parang ano na yung manong. Ganun. Parang Ilocano naman na siya masyado. Ganun. So, masantos ya og to. Ibig sabihin kasi ng og to sa amin is tanghali. Tanghalian, ganun. Pag amog po ka lang, ganun. Angang kalay, tanghalian, ganun. O kumain ka na ng tanghalian. So, next naman tayo, guys. Magandang hapon. So, pag sinabi kasi magandang hapon, magkaiba si magandang hapon sa tanghali. Si hapon kasi, isasabihin mo, masantos yang aram od si kayo. Sa mga, ano kasi, mayroon tinatawag kasi mother tongue. Ito po yung mga tinuturo ng mga teachers na mother tongue. So, ayan guys, bali, tinuturo ko na po sa inyo in advance. Kung gusto nyo pong pumunta sa Pangasinan, marami kasi dito mga places na pwedeng ano, bisitahin. So, ayan guys, pag narinig nyo mga words na ganito, pwede na kayong mag-response. Pwede nyo na po silang i-respond. So, ayan guys. Next, doon sa magandang hapon, ang ibig sabihin po nun is, masantos yang aram at si kayo at si Uncle Bae. Ganun. So, pag sinabing at si ate, kuya, lola, grandma, ganun. So, next, magandang gabi. So, ang gabi is gabi. Parang kumbaga, sasabihin mo is, masantos yalabi od si kayo, bae. Ganun. Masantos yalabi. So, meaning to say gabi. Labi is gabi. Kasi yung iba kasi, talagang pag umuwi sila, nagmamano, ganun. Masantos yalabi si kayo, bae. Ganun. So, ayan. Ganyan po yung mga ninuno nila dito sa Pangasinan. So, kasi yung iba kasi, trivia lang po. Sa iba kasi mga taga Pangasinan, hindi nila talaga alam na ang salita namin is Pangasinan. Ang mga tao is Pangasinense. Ang mga taga dito sa Pangasinan is Pangasinan. Hindi po siya pwedeng tawagin ng Panggalatok na may mga katok. Ganun. So sabi nga nila yung mga taga Pangasinan daw may mga katok. Pero no guys, hindi po yun totoo. Kasi ang totoo guys is yung Pangasinan is yun yung word namin at yung lugar. Yung Pangasinense, yung tinutukoy na tao. Yung tao mismo, parang ako is Pangasinense ako, ganun. So, yung mga trabaho kasi nila dito, which is farmers, ganun. Yung mga ano talagang, parang kumbaga, kasi probinsya nga siya.
buhay probinsya, hindi naman mahirap ano hanapin. Hindi naman mahirap ganun yung mga pamumuhay nila, ganun katamtaman lang. So next, pagkatapos naman doon, syempre magpapasalamat ka. Paano naman magpasalamat naman ngayon? Paano naman yung words ng pasasalamat or maraming salamat? Ganito yan guys. Pag sinabing maraming salamat, ito yung sinasabi, balbalag ya salamat od si kayo bae. So balbalag ya salamat, pag kunyari binigyan ka, balbalag ya salamat od suporta, ganon, yung parang kumbaga pag sinuportahan ka nila or binigyan ka nila ng lapis, example, balbalag ya salamat od sa lapis bae, ganon. Kung kunyari si Lola ang magbigay, kaya sasabihin mo balbalag ya salamat. Kasi yung iba kasi, pwede ko sayo ng balbalag guys, may meaning po yan. Yung parang kumbaga pag sinabing balbalag, iba kasi iniisip ng mga balbalag ganun. Yung parang kumbaga, pag may bumili, example na lang guys, sa trivia lang. Kasi sa nanirahan din po kami sa Maynila, ay may tindahan. Mga luwa pa, ay bibili, babili po, ganun pala, pabili po, antutan, ganun. Bastos ang pagkan nila doon. Kasi yung antutan, parang kantutan, ganun. So, ayan guys, bawal po yun ha. Wrong. Bali, antutan. Ano yun? Ano yung bibilin mo? Ganun. Kantutan kasi yung naiisip nila yung iba. So, next. Common question naman tayo, guys. Sa common question naman, guys, meron po tayong first. Common question is, taga saan ka? Taga saan ka nga ba? Ganun. Parang kung baga tatanungin ka nila, taga saan ka? So, ibig sabihin, kasi yung ibang taga-Pangasinan talaga, direct kasi sila sa language namin. Sasabihin ka agad nila, taga-Inner ka ah? Banda, ganon. Or, taga-saan ka? Ganon, ang ibig sabihin po, taga-Inner ka. So, meaning to say, tinatanong kanila kung taga-saan ka. Yan po yung ibig sabihin. So, tandaan nyo guys, kapag sinabing taga-saan ka, ang sasabihin nila sa'yo is, taga-Inner ka. Taga-Inner ka. Nanlakuan mo, ganon. Inerso nilakuan mo, ganon. Saan ka nang galing? So, pag sinabi kasi ng saan ka nang galing, or taga saan ka, ganon. Para magtadugma yung mga words na ganon. Next. Ano ang pangalan mo? So, sa ano ang pangalan mo, guys, syempre normal naman yun, natatanungin nila yung pangalan mo. Ano nga ba ang pangalan mo, ganon? Ano nga, ano, taga saan ka, sino tatay mo, ganon. Syempre, yung mga normal questions yung mga ganon. So, ano ang pangalan mo? Antoy ngaran mo. Antoy ngaran mo. Meaning to say, ngaran mo, ibig sabihin, name or pangalan. So, kapag sinabing ngaran is pangalan, syempre, tinatanong nila kung anto, ano ang pangalan mo. Next question po tayo. Kamusta ka na? So, sa kamusta ka na kasi is, ano naman, parang kumbaga, hindi naman siya complicated. Kasi pag sinabi, kumusta ka la, uy? Ganon. Parang may uy. Pag words kasi ng mga Pangasinan, uy. Uy. Ganon. So, parang kumbaga, kumusta ka la, uy? Siyempre, sasagot naman siya. Maung mo. Ganon. Parang kumbaga sasabihin nila, maung mo. Pag sinabi niya, mabuti naman. Ganon. Okay lang naman. Ganon. Pag sinabing, kamusta ka la, kumusta ka la. So next, magkano to, for example, may bumibili. Magkano to, ganon. Sasabihin niya sa lapis, magkano to. So, Pangasinan naman guys, ang sasabihin ng ano, ang sasabihin niya is, sampigaya. Sampigaya. Ay, agi, mabli. Ay, mahal. Ganon. So, syempre, yung mga Pangasinan talagang, alam niyo naman, masyadong talagang, ano, matawad. Ganun. Tumatawad kasi sila, siyempre, pag kunyari mahal naman talaga, siyempre, alam naman, di ka naman tatawad, di ba, kahit sino naman, siguro, mga ano, mabli, tutan, ganon yung mga expression, tutan, mabli, ganon. Ibig sabihin po nun is, mahal, or, pag sinabi nilang sampigatan, magkano yan, magkano to, sampigatan, ganon. Next naman guys, ito yung mga umiibig dyan. So, yung mga umiibig dyan, para hindi kayo maibenta ng mga iniibig nyo, eto, tandaan. Pag sinabing mahal kita, ibig sabihin sa Tagalog yon or sa Pilipino. So, ina-naruta ka. Ina-naruta ka. Ganun. Ina-naruta ka, meaning to say, mahal kita. Pero yung iba kasi, sinasabi nila, parang kumbaga, gabay takaya aroon. Ganun. Parang kumbaga, gabay takaya aroon. Ganun. Pag sinabihan ka na ng gano'n, perfect talaga. Pag sinabihan ka talaga ng inaknaruta ka, ang sarap sa pakiramdam talaga, guys. Pag sinabihan ka ng inaknaruta ka. So, next.
paano naman magbilang ang mga taga-Pangasinan? Okay, sinasabi sa inyo, bawal ang pagkalatok. Nine. So, pag sinabing sakay is meaning to say isa. Pag sinabi namang dalawa, meaning to say duwara. Duwara. Yeah. Next, talura is tatlo or three. Tatlo. Next, apatira. Apat or apatira. Apatira. So, dinadagdagan lang siya talaga. Parang napapansin nyo, parang di naman gaano mahirap. Intindihin yung mga Pangasinan words. So, next, limara. Lima, limara. Limara or five. Next, animira. Animira is anim or six. Not sex. Iba ang six sa sex. Diba? Limara or animira. Yan. Next po tayo sa pitura. Pito. Bagsak. Presyo. Pitura. Batikan mo eh. So, batikan mo eh. Yung parang tatakbo. Saan ka tatakbo eh? Ganon. Saan ka tatakbo? Ganon. So, mga expression lang yung mga ganong words. So, next is walura. Walo is walura. Parang dinadagin siya. Lura, lira, ganon. Diyan si lira, diyan si katadyo, ganon. So, next. Shamira. So, pag sinabi namang shamira is sham. Shamera. Oh, mera, purr! Yes. Shamira. So, shamira is sham or nine. Next is samplura. Last. Samplura is ten or sampu. Samplura. So, ayan guys. So, dyan nagtatapos yung video natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And comment down below kayo dyan kung gusto nyo po ng part 2 or episode 2 ng video natin. So, ayan guys, mag-shoutout naman tayo ngayon. So, shoutout nga po pala sa channel po ni Ina Valio. Si Ina Valio guys, mayroon siyang channel. Lagay ko na lang po dyan. Next, si Chin Elocana. Elocano pala rather. Si Chin Elocano, nagbibigay po siya ng load. Sa mga gusto po dyan ng load, subscribe nyo na lang po siya. And, yan. So, next naman po. Paki-like naman po yung page ko po, yung Joe Hamsky online shop. So, ganyan guys, yung mga gusto mag-order po sa akin dyan, mayroon po akong online shop. Yan. So, follow me in my Twitter. So, sa on my Twitter, Joe Hamsky de Vera, guys. So, follow nyo naman po ako dyan. Sa TikTok accounts ko. So, sa TikTok accounts ko, guys, bali parang nalito at ako sa TikTok accounts ko. Sa may, sa mga group chat ko dyan, sa Joe Hamsky Katomsky. Yes, yan. Don't forget to subscribe, and if you want to have a part 2 of this video, just comment down below guys. So ayan guys, yung mga may gustong ano dyan, mga content, requested content, huwag kayong mahihiya, gagawin ko po yan. So shoutout nga po pala kay Gilbert Andaya. So si Gilbert Andaya nga po pala ang nag-request nito. So thank you sa content na binigay mo or sa request content mo. So ayan guys, dyan po nagtatapos. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys.